minsan tinakpan. Masay awit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsimawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng ibon. Minsdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, may ilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng mga ito at siya'y lubos ng siyahan na mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalangis siya ng isang lalaki
at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga suping ang buong digdig at pamalhaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi. Sapagkat sa araw na ito, siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat ng bagay. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ayano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong liningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong digdig sa lahat ang bagay malaki, maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo na po ang lahat. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain
nang hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa tinurong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong ni Jesus ang mga Pariseo at mga Eskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng aming mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa aking ng bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalumbagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa ama o ina. Sa ganitong paraan, winawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa Ebanghelyo po natin ay maganda po nating mapansin, no, na ang mas binigyang diin ng mga Pariseo at Eskriba ay kung ano yung kanilang nakasanayan, yung kanilang mga rules ay sundin. At minsan, no, tayo mga Kristiyano, we fall also na tayo ay masyado nagiging rigid sa ating rule keeping, na nakakalimutan na natin ang pag-uunawa at habag sa kapwa. Masyado tayo nakatuon sa mga bawal gawin to, hindi dapat gawin yan, ito lang ang pwedeng gawin, na nalilimutan natin ang paghabag sa kapwa ho natin. Sa ating Ebanghelyo, pinuna ho ng mga Pariseo, bakit ho sila kumakain ng hindi naghuhugas. At maganda mapansin din po, hindi lang po ito yung unang pagkakataon na pinuna ng mga Pariseo ang mga alagad ni Jesus. Meron din po yugto sa Ebanghelyo na pinuna din po ng mga Pariseo habang ang mga alagad ho ni Jesus ay namimitas ho ng trigo sa araw ng pamamahinga para sila ho ay makakain. Para sa mga Pariseo, bawal yun kasi araw ng pamamahinga. Maraming pagkakataon din na galit ang mga Pariseo kasi si Jesus ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. Pero inulit sa kanila ni Jesus, ano bang mas importante?
yung simpleng pagsunod o ang makita ang mas malalim na kahulugan, lalo na ang habag at pagmamalasakit sa kapwa. Ang mga Pariseo mas binibigyang diin ang pagsunod sa utos. Bawal to, pwede to. Pag yan sinunod mo, okay ka. Pero si Jesus, mas binigyang diin niya ang kahulugan ng habag sa kanyang mga nakakadaupang palad. Mas binigyang diin ni Jesus ang habag sa kanyang paglilingkod. Kaya ako, magandang hamon din sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon, na bagamat ang pagsunod sa utos at mga alituntunin ay mahalaga, pero hindi lamang po iyon. Let us go forward and push forward towards being compassionate and loving towards each other. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Ang ating itugon, Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga namumuno sa ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at huwag nawa nilang hanapin ang seguridad sa mga makamundong istruktura, manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap na ating kasakasama, manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang karamdaman, manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Makalangit na Ama, likhain mo sa amin ang tapat na puso upang aming ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahahalagahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at talak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa. Upang mapalakas kaming mga mahihina, ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong pagiliw at pagkakandili, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
kahit ito'y masibig ko, hindi ka kailangang magsikap ng gusto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago? Ako'y maghihintay sa iyo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y iyakan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling may mapalayo. Announcement: kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari niyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos na ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,